Ang bilis talaga ng panahon mga ka-agri dahil simula na naman ng bare months. At tulad ko, alam kong ramdam na rin ninyo ang malamig na simoy ng hangin at malamang nakikisabay na rin kayo sa mga tugtuging pampasko. At habang abala ang lahat sa paparating na kapaskuhan, abalang-abala rin ang Department of Agriculture sa paglibot sa buong bansa upang maghatid ng iba't ibang mga ayuda sa mga magsasaka at mangingisda. At umpisahan nga natin sa pagbisita ni Agriculture Secretary Manny Piñol dito sa bahay ng President Rojas, kung saan higit sa 20 milyong pisong mga interbensyon at proyekto ang inihatid ng kalihim sa mga magsasaka sa lugar. Antabayanan ang karagdagang detalye sa ating biyaheng bukid diaries. Sa iba pa nating kwento, ipinahayag naman ni Secretary Manny ang pagpapadala ng mga gulay at prutas sa Northern Luzon ng tinamaan ng Bagyong Umpong. Alamin ang detalye ng balitang yan sa ating Agri Balitaan. Narito na ang 30 minutong programang pantelebisyon na nilikha para sa inyo ng Department of Agriculture Chubb sa pangungunan ni Regional Executive Director Milagros Casis. Kaya mula rito sa bahay ng President Rojas sa North Cotabato, sabay-sabay nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura rito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo Soxergen. Sinasabing ang bigas ay isa sa mga masustansyang pagkain ng mga Pinoy. Ito ay nagbibigay ng instant energy at stamina. Alam niyo bang may mas masustansya pa sa bigas? Ito ang bigas mais or rice corn blend. Bukod sa magandang source ng magnesium, phosphorus, iron, folic acid at niacin, ito ay magandang pang iwas sa diabetes dahil mas mababa ang sugar level nito. Mas mura din ito sa 35 pesos per kilo. Mabibili sa mga NFA outlets sa Metro Manila, Metro Cebu, Baguio at sa Agribusiness Development Center ng DA. Ang kanin, parte na ng hapagkainan ng karamihan ng mga Pinoy. Ang average consumption ng Pinoy ay 75% rice at 25% sa ibang food groups. 110 kilograms a year o 3 cups ng kanin per day ang kinokonsumo ng bawat Pinoy. Para sa mas masustansyang variety ng bigas, nandyan ang brown rice. Pang-iwas sa sakit sa puso, hika, diabetes at cancer. Mainam pang panunaw at mampapayat. Ito'y mabibili sa mga leading supermarkets.
ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong Linggo. Mga rehiyon sa Mindanao, magpapadala ng mga prutas at kulay sa Northern Luzon. Higit sa 57 milyong pisong halaga ng mga proyekto, ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa dalawang bayan sa North Cotabato. Mga magsasaka mula sa iba't ibang panig ng rehiyon na nag-enroll sa panibagong edisyon ng School on the Air na kapagtapos na. At isang outreach program ikinasa ng DA Region 12 bilang bahagi ng ika-apat na anibersaryo ng TV program nito. Magandang araw mga ka-agri. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Manny Piñol na handang tumulong ang mga regional field office ng Department of Agriculture sa Mindanao sa mga probinsya sa Northern Luzon na sinalantan ng bagyong Ompong. Sa panibagong serye ng kanyang biyahing bukid noong September 15, higit sa 26 na milyong pisong halaga ng mga proyekto ang iginawad ni Agriculture Secretary Manny Piñol sa mga magsasaka sa bayan ng President Rojas sa lalawigan ng North Cotabato. Bukod sa mga ito ay pinangako rin ng kalihim ang paglalaan ng 35 milyong pisong production loans. Ang unang bahagi ng ating biyahing bukid report, ilalahad ni Lito Mariano Salvo. Mga ka-agri, iginawa ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang higit sa 20 milyong pisong halaga ng mga proyekto sa mga magsasaka sa bayan ng President Rojas sa lalawigan ng North Cotabato noong September 15. Ang pamamahagi ng naturang mga proyekto ay bahagi ng isinagawang biyaheng bukid ng kalihim sa lugar upang malaman ang mga hinaing at mga pangangailangan ng mga magsasaka. Isa na nga sa kanilang mga suliraning na bigyan ng agarang solusyon ay kung saan sila makahahanap ng mahihiraman na maaari nilang gamitin sa kanilang mga sakahan. So naghimo kita programa, PLEA, Production Loan Easy Access. Okay? Why collateral? 6% ang interest. Kada pamilya pwede makuutang hasta 50 mil. Kaugnay nito, naglaan ang kalihim ng nasa 35 milyong pisong pondo sa ilalim ng programang Production Loan Easy Access of PLEA kung saan daan-daang magsasaka ang inaasahang makikinabang mula rito. Inilahad din ito sa samahan ng mga magsasaka na maghanap ng mga critical areas sa bayan na nangangailangan ng farm-to-market road na maaring ma-prioritize ng ahensya sa mga susunod na taon. Bukod sa mga nabanggit na mga intervensyon, ipinangako rin ng kalihim ang pagbibigay ng mas marami pang proyekto na kinabibilangan ng mga makinarya gaya ng 3 taktora, higit sa 3,000 sako ng binhi ng palay, mga hayop at marami pang iba. Ipay ko nga nakita ay kaliwat, this will not be the last time. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant. Ako si Lito Mariano Salvo.
Noong September 16, ang bayan naman ng Tulunan ang kasunod na pinagdausan ng biyaheng bukid kung saan nasa 31 milyong pisong halaga ng mga intervensyon ang ipinagkaloob ng DA sa mga magsasaka sa naturang bayan. Ang detalye ng ikalawang bahagi ng ating biyaheng bukid report ibibigay ni Ryan Tumonas. Formal nang ibinigay sa Barangay Pupuyon sa Tulunan sa North Cotabato ang pamamahala sa Diversion Dam Project na nagkakahalaga na higit sa 27 milyong piso mula sa Department of Agriculture. Higit sa 500 magsasaka ang dumalo sa turnover ceremony na pinangunahan ni Board Member Socrates Piñol na inirepresenta ang kalihim na DA na si Secretary Manny Piñol kasama sina DA 12 Regional Executive Director Milagros Casis, DA Chief of Staff Ferdinand Bong Piñol, at iba pang mga opisyales ng DA. Kasama ng Diversion Dam, pinagkalooban din ng DA ng iba't ibang intervensyong pansaka ang lokal na pamahalaan ng Tulunan tulad ng seed spreader, multi-purpose drying pavement, recirculating dryer, corn seeds, at iba pang uri ng mga pananim. Ayon kay BM Socrates, hindi nakadalo si Secretary Manny dahil inatasan ito ni Pangulong Duterte na sumama sa kanya sa pagbisita sa mga nasalanta ng Bagyong Ompong. Gayunpaman, lubos pa rin ang pasasalamat ng mga magsasaka dahil kahit Linggo, hindi pinagpaliban ang paghatid ng mga tulong para sa kanila. Nangako naman sila Director Mila Casis na pagkakalooban din ng isang unit ng harvester ang barangay local government ng Pupuyon dahil sa nalalapit nilang pag-ani ng mga pananim na palay. Nag-uulat para sa Agritay Soxer Gen, ako si Ryan Buenaflor Tumonas. Samantala, mas taasan pa ang kalidad ng mga mangga sa Rion 12. Yan ang naging hamon sa mga mango grower na dumalo sa pagsasagawa ng Soxsurgeon Mango Congress sa lungsod ng General Santos upang kakayanin nilang makipagsabayan sa pandaigdigang kalakalan ng mangga. Maki-agribalita kay Edgar Alan Pasaol. Higit sa 200 mga magmamangga sa Rion 12 ang dumalo sa ikatlong Soxsurgeon Mango Congress sa ginanap na pagtitipon sa General Santos City noong ikalima hanggang ika-anim ng Setyembre, pinalakas ng Department of Agriculture 12 at ng Region 12 Mango Industry Development Council ang mga mango stakeholders. Ito ay sa pamamagitan ng pamamahagi ng iba't ibang topikong ibinahagi hinggil sa teknolohiya, product standards at marketing. Panauhing pandangal si Agriculture Secretary Emmanuel Piñol kung saan iminungkahi nito na pagtuunan ng pansin ng mga mango growers ang kalidad ng kanilang mga produkto. Bumuo rin ang mga naturang mga magsasakang nakilahok sa Mango Congress ng mga resolusyon upang maisulong pa ang industriya. Isa na nga rito ang pagbibigay suporta sa House Bill 3538 o ang Philippine Mango Development Act. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng suporta ng mga magsasaka sa Rayon 12, matitiyak ang pag-usad ng panukalang ito upang mapalakas ang industriya ng pagmamangga sa buong bansa. Kasama rin sa mga resolusyon na naipasa ay ang pagpapatayo ng Mango Training Center sa lalawigan ng North Cotabato. Nag-uulat para sa Agritayo Soxsurgeon. Ako si Edgar Alan Pasaol. At sumayin niyo ang unang yugto ng ating mga balita. Narito pang ibang mga kwentong hindi niyo dapat palampasin sa aming pagbabalik. Mga magsasaka mula sa iba't ibang panig ng Rion na nag-enroll sa panibagong edisyon ng School on the Air, nakapagtapos na. At isang outreach program ikinasan ng DA Region 12 bilang bahagi ng ika-apat na anibersaryo ng TV program nito. Sundan ang detalye ng mga balitang yan sa ikalawang yugto ng ating Agri-Balitaan. Dito lang sa Agritayo Soxsurgeon. Electric fan ang paborito natin pampapresko. Karamihan sa atin, may electric fan sa lahat ng parte ng bahay. Sa sala, sa kusina, kainan, kwarto, ang iba, pati sa banyo meron. Mahalaga rin match ang electric fan sa laki ng lugar na hahanginan. Pag malaki ang lugar, malaki din ang electric fan. Pag maliit naman, ay di maliit na electric fan din. Logical lang yun, hindi ba? Tapos, pinili ko yung mababa lang ang na wattage para mababa lang din ang konsumo.
Kapag ang electric fan naman ay nanggigitata sa dumi, nabigat ang ikot ng fan. Totodo ang kayod ng motor. Siyempre, lalakas ang konsumo. Sa totoo lang, nakakadiri din naman eh. Pagpagka-dumi nito, hindi ba? Baka masanghap mo pa mga dumi nito. Kadiri! Kaya pag ang electric fan ay laging malinis, number one lang ang fan speed at nakatutok lang kung saan kailangan ng ihip ng hangin, konsumo ng kuryente nito ay kayang pababain. Easy. Bayarin ko sa kuryente, bababa din. Sa paggamit ng electric fan, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, idiskarte mo. Ano ang ambisyon ng mga Pilipino? Simple lang naman po, gawin hawa yung buhay namin. Gusto ko pong sustentahan yung pamilya ko kung ano man yung ginawa nila sa akin ngayon. Gusto ko magkaroon ako ng sariling house and lot, at saka sakyan, tapos kahit maliit na negosyo. O yung araw-araw ko makakain, sa loob ng isang araw, tatlong beses dapat. Nakarap ko pa matupad po yung ginastasahin ng magulang ko. Sana magkaroon ang gobyerno para sa libreng pagkonsulta, sa libreng hospitalization ng mga kagaya kong senior citizen. Pangarap ko po sa sarili ko ngayon, unang-una po sa mga anak ko, na magkaroon po silang maganda buhay. Gusto ko po na makapagtapos kasi para matulungan ko yung tatay ko. Dream ko siguro is that I may be able to live, no, in a Philippine government which is corrupt-free, a government who is caring to the people, able to provide all the needs, no, particularly education, food, and shelter for everyone. Paano natin matutupad ang mga ito? Trabaho at mas mataas na sahod. Mas kumikita ang mga negosyo. Edukasyon at kalusugan para sa lahat. Pabahay at mas maayos na transportasyon. Kahandaan sa mga kalamidad. Kapayapaan at seguridad sa buong bansa. Tapat na pamahalaang tumutugon sa mga pangangailangan natin. Ikaw. Ako. Tayo. Tungo sa gusto nating kinabukasan. Pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, mga ka-agri, matapos ang tatlong buwang pag-aaral sa Himpapawid, nakompleto na ng mga enrollees sa School on the Air ang panibagong season ng naturang programa kung saan hinati sa dalawang bahagi ang kanilang graduation exercises. Maki-agri-balita kay Chat Muñez. Matapos ang tatlong buwang pag-aaral sa Himpapawid, nakompleto ng mga enrollees sa School on the Air ang panibagong season ng naturang programa kung saan hinati sa dalawang bahagi ang kanilang graduation exercises. Noong September 6, 2018, kinanap ang pagtatapos sa Balindog Research and Experience Station, Kinapawan City, kung saan mahigit sa 300 mga magsasaka ang matagumpay at masayang nagtapos dahil na rin sa presensya ni DA Secretary Emmanuel Piñol. Ayon kay Secretary Piñol, masaya siya at bumalik ang interes ng magsasaka sa pagsasaka sa kabila ng mga isyong binabato sa ngayon sa sektor ng agrikultura. Pinagmalaki rin ni Piñol na nakamit ang Pilipinas ang pinakamataas na produksyon ng palay noong 2017 na may 19.28 million metric tons at inaasahan na lulubo ito ng 19.4 million metric tons ngayong taon.
ang anitas ang nakaligag katuig 2017, 19.28 million metric tons sa bilog ng Pilipinas. That is the highest in the history of the rice industry in the country. Samantala, sa Carondale City ay ginanap naman ang pagtatapos ng may mahigit sa 400 mga magsasaka mula sa South Cotabato at Sultan Kudarat, kung saan naging tagapagsalita rito si Regional Technical Director for Research, Isaac Bangkaya. Pinarangalan naman ang mga outstanding graduates na nakakuha ng malaking marka sa kanilang post-examination. Sila ay tumanggap ng medalya, certificate of recognition at gift items. Samantala, tumanggap din ng grocery items at bigas ang mga masaswerteng magsasaka sa pagtatapos ng programa. Naging saksi din sa naturang graduation si Regional Executive Director Milagros Casis, Regional Agriculture and Fishery Council Chairman Junicio Bautista at mga municipal agriculturists. Ang School on the Air ay nakatuon sa Farm Mechanization and Modern Technologies for Rice, Corn and High Value with Climate Change Mitigation. Nag-uulat para sa AgriTime Stock Sergeant, ako po si Chat. Sa iba pang balita, ngayong buwan ng Oktubre, mga ka-agri, ay ipinagdiriwang na natin ang ika-apat na anibersaryo ng ating programa. Pero bago yan, ay isang outreach program muna ang ating ginawa sa isang paaralan sa lungsod ng Carondale. Ang nakatutuwang eksena sa ating naging community outreach program, ihahatid ni Louis M. Salvo. Kaugnay sa selebrasyon ng ika-apat na anibersaryo ng AgriTayo Sock Sergeant TV program ng Department of Agriculture 12, isinagawa ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section bilang tagapangasiwa ng naturang programa ang isang outreach program sa Barangay Mambukal sa lungsod ng Carondale noong September 10. Inumpisahan ito sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagtanim ng mga puno at gulay na kinabibilangan ng mga mag-aaral, guro at nanay sa naturang barangay. Sumunod naman ang feeding program na kung saan nabusog-lusog ang mga kabataan sa inihaing malinamnam at masustansyang pagkain. Naghandog din ang ahensya sa tulong ng mga empleyado nito ng mga grocery packs at mga assorted items na pwede pang pakinabangan ng mga taga roon. Sa pagtatapos, sumabak ang ilang mga magulang sa isang livelihood training na tampok ang paggawa ng siomay at sorbetes na maaari nilang masimulan sa maliit na puhunan. Ganun na lamang ang pasasalamat ng mga lumahok, lalo na at napili ng ahensya na sa barangay nila magkawang gawa. Ito ang naging pahayag ni Ginang Rebecca Abad. Ang amin pong natutunan dito, maraming mga techniques na binigay sa amin para gamitin namin ito sa aming pang-araw-araw na pangkabuhayan. Sa lahat-lahat ng mga nanay nga nag-attend, dagdag kita sa kanilang hanap buhay araw-araw. Nag-uulat para sa AgriTayo Sock Sergeant, ako si Louis M. Salvo. Inilunsad ng Department of Agriculture katuwang ang National Dairy Authority ang Task Force GATA sa Bayan ng Alabel sa Sarangani noong September 14. Ang naturang aktibidad ay may kinalaman sa Regional Feeding Program na gagawin ng ahensya ngayong taon. Ang Task Force GATA sa isang convergence initiative ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pinangunahan ng DA kasama ang Department of Social Welfare and Development, Department of Education, Department of the Interior and Local Government, mga gobyernong lokal at mga non-government organizations. Layunin ng Task Force GATAS na bisitahin ang mga bayan at lungsod sa rehiyon at ipaliwanag sa mga ito ang kahalagahan ng pagkonsumo ng GATAS bilang sagot sa isyu ng malnutrisyon sa bansa. Namahagi naman ang Special Area for Agricultural Development ng 75 kambing sa mga magsasaka sa Barangay Bay sa Ripinang sa Bagumbayan sa Sultan Kudarat. Higit sa 4,000 piso ang kabuang halaga ng naturang proyekto. At sumayin niyo ang mga balita at impormasyong pang-agrikultura ngayong linggo. Patuloy lang sa pagtutok dito sa AgriTayo Sock Sergeant.
Sa susunod na linggo, mga ka-agri, sana ay samahan niyo pa rin kami sa walang patid nating pagtuklas at pagpalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura rito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo Sok Surgeon.